Nais pang mapaigting ng Department of Health ang pagpapabakuna sa bansa bilang proteksyon kontra pagkalat ng COVID-19, partikular na ang Delta variant, at upang mahikayat ang mga senior citizen at mga immunocompromised individuals o ang mga nasa A2 at A3 priority list na magpabakuna. Pinapayagan na ng kagawaran ang pagsasama ng mga ito ng isang household member o kasambahay upang makapagpabakuna kasabay nila. Tinatawag ito ng DOH na A2 at A3 plus 1 vaccination strategy. Pinapayagan na po ng national government na pwede silang magdala ng isang kasambahay, isa pong kamag-anak o kung sino man pong kasama nila sa bahay ang maaring pumunta na kasama niya para po siya ay makapagpabakuna. Ngunit di katulad sa A2 plus 1, ang mga A3 plus 1 ay may kailangang sundin na kondisyon. Ngunit ang mga papayagan lang na magdala na A3 ng plus 1 would be those A3 na immunocompromised po ang kanilang kondisyon, rapang silang pumunta sa bakunahan. Katulad po ng mga may mga cancer and undergoing chemotherapy, yun pong mga nagpa-transplant, at yun po pang ibang mga kababayan natin na meron pong mababa ang resistensya at medyo frail po sila sa ngayon. Samantala, isa pang layer ng proteksyon na nais maipatupad ng maayos ng DOH ay ang pagsusuot ng mask. Nilinaw ng kagawaran na ang inirerekomenda lang ngayon na gamitin ay ang medical grade surgical mask at hindi ang mga cloth mask. Paliwanag ng DOH ang rekomendasyon, may sapat itong proteksyon laban sa pagkahawa, lalo na sa mga mas mabagsik na COVID-19 variants. Ang cloth mask po, yung mga ordinaryong cloth mask, hindi po siya tinatawag na medical grade. Kasi pag sinabi po nating medical grade mask, ito po ay ginawa mismo para i-filter niya yung mga organismo sa hangin. Can filter various organisms in specific particulate sizes, no? So kapag cloth mask po, wala po nung angking characteristic o wala pong ganun, no? Ang cloth mask, it's just ordinary, tinakpan niyo yung ilong niyo at bibig, and kapag ho nagsasala na yan, maari pa rin ho tayo magkaroon ng infection. Tumataas ang protection kapag medical grade po ang mask. It's not absolute. Pinapareview pa rin ho natin sa living CPG group natin iyan. Ayon kay infectious disease expert Dr. Anna Ong Lim, sakaling hindi kayang bumili ng surgical mask, maaari pa rin silang magsuot ng cloth mask. Ngunit doble dapat o ang tinatawag na double masking. Kaya sinasabi natin kung may pagkakataon na surgical mask ang gamitin, mas maganda ang protection kasi mas tight yung kanyang bead, yung maliliit na mikrobyo, mas unlikely na makalusot dun sa mask. Now, let's say hindi tayo magkaroon ng maayos na supply or wala naman tayong ipampapalit, edi maigi pa rin yung gumamit ng cloth mask kaysa walang mask. Pwede rin namang isipin na kung talagang walang-walang surgical mask, pwede rin mag-double cloth mask. Ngunit paalala ng mga eksperto, dapat ay tama pa rin ang pagsusuot ng mask upang tiyak na nakapagbibigay ito ng kinakailangang proteksyon. Kasi nakikita naman natin sa pang-araw-araw na maraming nakasuot ng mask and yet nakalitaw yung ilong, or hindi nakalapat ng maayos sa paligid ng kanilang ilong at bibig. At kahit ang panggamitin nating klaseng mask, kung hindi maayos ang pagsuot, walang masyadong pakinabang. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC, may mahalagang bagay na dapat tandaan sa pagsusuot ng mask. Pumili ng mask na may nose wire. Gumamit ng mask fitter bilang pamatong sa disposable o cloth mask upang lalong lumapat ang suot na mask. At laging tiyaking nakalapat sa ilong, bibig at baba ang face mask. Sa double masking naman, mayroon ding mga dapat tandaan. Magsuot ng cloth mask na may multiple layers. Kapag nagsuot ng surgical mask at cloth mask, dapat nasa loob ang surgical mask at nasa labas ang cloth mask. Huwag doblehin ang pagsusuot ng disposable surgical mask dahil hindi ito lalapat ng maayos sa mukha. Ang payo pa ng CDC, mas magandang mag-ahit ng balbas ang mga lalaki upang lalong lumapat ng maayos ang mga suot na face mask. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.